tandaan po natin ha, ang pinakamagandang paghihigante is not to get even. Hindi yung makagawa ng masama sa gumawa sa'yo ng masama. Ang pinakamagandang paghihigante sa tulong ng Diyos ay yung mawala ang masama. Yung makonsensya, yung gumawa sa'yo. Napakabuti ng asawa ko, ba't ka niloko? Napakabuti ng magulang ko, ba't hindi ko nirespeto? Napakabuti ng kapatid ko, isang beses hindi niya ako napagbigyan, nagtampo ko, nakalimutan ko yung maraming beses na ginawa niya pagtulong sa akin. Napakabuti ng anak ko, ba't tinakwil ko? Wala akong kakunti, kontento. Kapatid, hindi mangyayari yon. Kapag puro masama ang ibibigay mo dahil puro masama ang binigay niya sa'yo, huwag mong aalisin yung chance, ha? Huwag! Kasi maapektuhan ka rin. Lalo na kung hindi ibang tao yung nagkasala sa'yo. Mga kapatid, mahirap ito. Pero isipin po ninyo, hihingin ba sa atin ng Panginoon ito na hindi natin kakayanin? No. Ang sabi, be perfect as your Heavenly Father is perfect. Alam po ninyo, ang perfection sa Bible, yung something reaches its purpose for which it was created. Anong purpose natin ba tayo nilikha ng Diyos? Tayo'y kawangis ng Diyos. So may kakayanan tayong maging katulad ng Diyos. Sa pamaanong paraan? Sa paraan ng ating pinag-uusapan. Hindi niyo po manaisip, ha? Ang sabi sa Ebanghelyo, kapag nagpapatawad daw tayo, tayo magiging tunay na mga anak ng Diyos. Sipin niyo yon. Hindi sinabing kapag nagbibigay kayo, mas mahirap kasi ang magpatawad. Ibig sabihin ba nun, kapag nagpapatawad tayo, tayo lang ang anak ng Diyos? Yung iba hindi, kasi hindi sila nagpapatawad? Anak din sila ng Diyos. Kaya lang, lumulutang yung pagiging anak mo ng Diyos. Eka, masyado kong sinaktan. Patatawarin ko lang? Ganun lang yon. Sa pananaw natin na, teka, hindi naman humihingi ng tawad. Hindi niya deserve ng patawad. Sa pananaw natin na, teka, tao lang ako. Hindi ako pwedeng magpatawad ng ganito. Etc. Diba? Yan ang ating pananaw na hadlang sa pagpapatawad. Yan ngayon ang sinasabi ng ating Panginoon. Gusto mong sumunod sa akin? Iwan mo, hindi lang ang material na bagay. Isakripisyo mo, hindi lang material na bagay, kundi ang iyong point of view, perspective, pananaw. Upang mayakap mo ang aking mas magandang pananaw sa pagkapatawad. Ano yon? Ilimit lang natin sa dalawa. Unang pananaw ng Diyos, single sa pagkapatawad, na dapat nating mayakap. Kaya mo, kaya ko, kaya nating magpatawad. Ito po ay utos, hindi request. So wala tayong choice. Iuutos ba naman ng Panginoon sa atin kung hindi natin kakayanin? Come on. Siya ang may likha sa atin. Siya ang nakakaalam ng kakayanan natin. Hindi niya iuutos kung hindi natin kayang sundin ang utos. Oo, alam ko, tao lang tayo. Tama naman. Sino bang hindi tao dito? Pero yan, tao lang ako. Yang katwirang yan ay batay lang sa ating pananaw. Sapagkat sa pananaw ng Diyos, hindi lang tayo tao. We are more than that because in His eyes, we are sons and daughters of God. Hindi ka lang tao. Hindi lang ako tao. Ako, ikaw ay anak ng Diyos na totoo. Kaya sa mahirap na pagpapatawad, meron tayong extra Diyos. Ekstrang lakas galing sa Diyos. Hindi mo kaya, kakayanin niya. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Kaya nga sabi niya, pagdasal mo ang mga umuusig sa iyo. Ibig sabihin, humingi tayo ng tulong sa Kanya sapagkat yun ay in-expect niya. Isipin po ninyo, kapag tayo may malaking problema, pera, kalusugan, pamilya, business, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Sinisigurado ko almost 100% na narito. Yan ang laman ng panalangin. Material things. Ganito, ganon. Walang masama doon. Pero bakit kapag may kailangan tayong patawarin, ayaw nakakalimutan o ayaw talaga nating humingi ng tulong sa Panginoon? Bakit tayo nagdarasal araw-araw lang ng makakain? Nakakalimutan ba natin?
O sadyang kinakalimutan natin na sa panalangin tinuro ng Panginoon sa atin, may karugtong yung bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ano yun? Patawarin mo kami sa aming mga sala. Dugtungan mo ba? Gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Hinihintay ng Diyos na ipagdasal mo ang kaaway mo. Hinihintay ng Diyos na humingi ka ng tulong sa Kanya upang mapatawad mo ang kaaway mo. Ngayon, kung hindi ka willing na gawin yon, huwag mong sasabihin, hindi mo kaya. Ang totoo, alam ng Diyos. Hindi mo siya maluloko. Hindi sa hindi mo kaya, ayaw mo lang talaga. So yun yung una. Yung pananaw na yakapin natin, kaya nating magpatawad sa tulong niya. Ikalawa, yung pananaw na magkakapatid tayo kahit may differences, nag-aaway-away tayo. Yan ang pirmis na maririnig mo sa Ebanghelyo. Sa tanong ni Pedro, sa sagot ni Kristo, sinasabi, ini-insinuate, hindi lang insinuation eh, diretsyo, yung nakakaaway natin, kapatid din natin. Natatandaan ninyo yung Ebanghelyo nung nakaraang linggo? Sabi ni Kristo, kung magkasala sa iyo ang kapwa mo, tama po ba? Ganito ang gawin mo, kausapin mo, tama po ba? Mali! Yan tayo eh. Ang sabi ni Kristo, kung magkasala sa iyo, hindi ang kapwa mo, pero hindi yun ang sinabi niya. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, lapitan mo, kausapin mo, sa gayon mapapanumbalik mo ang pakikipagkapwa-tao ninyo. Hindi, ang pagiging magkapatid ninyo. Kapatid! Magkakapatid tayo! Hindi lang tayo basta kapwa-tao, magkakapatid tayo sa langit. Magiging puro talagang magkakapatid tayo. Siyempre, marirealize mo, ito yung asawa ko sa lupa, ito yung anak ko sa lupa, ito yung nanay ko sa lupa, pero wala na yung pangangailangan sa isa't isa. Lahat tayo magiging parang mga magkakapatid na. Ganun tayo sa kaniyang mga mata. Huwag natin kakalimutan yon. Yung napakahalagang pananaw ng Diyos na yon, na magkakapatid tayo sapagkat makatutulong yon para maobliga tayong makapagpatawad sa ating kapwa-tao. Ako alam nyo, ma-share ko sa inyo, mga 2 years ago, masyado akong sinaktan ng isang tao. Yung ginawa niya sa akin, to date, mula noon hanggang ngayon, wala pang nakakagawa sa akin. Grabe. Kaya talagang iniyakan ko, nasaktan ako, nahirapan ako, naghalit ako. Naisip kong gumante, kasi malakas ang kutob ko, kaya ko eh. Kung ano yung ginawa niya, mas kaya kong gawin at mas matindi pa. Yun ang nakapanggigigil sa paghihigante, yung alam mong kaya mo. Hindi yung maghihigante ba ako? Hindi, alam mong kaya mo. Yung may nakausap kang lawyer, ang sabi, Father, lahat papuputol ko, hindi ka pwedeng matalo. Sigurado kang mananalo. Demanda mo. Naisip kong maghigante, oo. Naisip kong magdemanda, oo. Pero eventually, naisip ko, kapatid ko pa rin ito. Mga chismosa, mga chismoso, kapatid ko, hindi ko kadugo, ha? Kapatid, basta kapatid, huwag nyo nang uliritin o tanungin, basta kapatid. Hindi ka dugo, basta kapatid. So napatawad ko ba? Wasn't sure. As hindi naman humingi ng tawad. At masakit pa rin during those times. During those times, mahirap pa rin. Hanggang eventually, parang Christmas party. Nandun, ay naku, ba't ba akong naka-attend dito? Hanggang naisip ko, ito na. Siguro ang pwede kong magandang maibigay na regalo sa magba-birthday na si Kristo. Lalapitan ko. Ang sabi sa akin ng kapatid ko, katabi ko, hindi ko kadugo, basta kapatid ko. Sabi sa akin ng katabi ko, wag. Wag. Kaya mo siya. Pag nilapitan mo yan, iisipin niya, tama siya. Mag, wala kang mali eh. Hanggang sasabihin sa akin ng dalawa ko pang kasama, sige Pads, wala namang mawawala eh. Basta huwag kang magsosorry. Wala kang kasalanan. Huwag na huwag kang magsosorry. Lapitan mo lang. Tapikin mo lang. O na mahala. Nilapitan ko. Walang salitaan. Niyakap ko. Niyakap din niya ako. Ang sarap ng pakiramdam. Lalong-lalo na that time may raffle. Buong buhay ko, di pa ako nananalo sa raffle. Kahit consolation prize, wala talaga. Malas ako sa raffle. Pero that time, nanalo ko. Grand prize pa. Naiyak ako, hindi dahil sa premyo. Naiyak ako kasi first time kong manalo, grand prize pa. Kasi ang naisip ko, parang sinasabi sa akin ng Diyos Ama,
Gusto ko, anak, yung ginawa mo. Pinatawad mo, nakipagkasundo ka sa kapatid mo. Natutuwa. Kaya pansinin po ninyo, nang sabihin ng panganay na anak sa kanyang ama, yung anak mong yan, na naglustay ng iyong kayamanan, ang pinatutungkulan, yung prodigal son. Anong sabi ng ama dun sa panganay? Kapatid mo yan. Yun ang ibinalik niya agad. Na parang bang sinasabi niya, anak ko yan, kaya kapatid mo yan. So kung itatakwil mo, parang ako ang itinakwil mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Paano ka patatawarin ng Diyos na itinuturing mong ama kung ayaw mong patawarin ang itinuturing niyang tulad mo ay anak din niya? Ha? Ang sabi pa ng Panginoon, ganda, kayo magiging tunay na mga anak ko. Lahat tayo anak ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, kayo magiging tunay na mga anak ng Diyos kung magpapatawad kayo ng kapatid ninyo. Lumulutang ang pagiging anak mo ng Diyos kapag nagpapatawad ka ng kapatid mo na anak niya. Lumulutang ang pagiging mabuting anak mo, lalo tigit sa isang matinong magulang. Hindi dahil ikaw sa magkakapatid ang pinakamayaman, pinakagwapo, pinakamaganda, pinakamatalino. Lumulutang ang pagiging mabuting anak mo kapag ikaw ay nagbibigay, nag-a-adjust, nagre-reach out, tumutulong, nagpapatawad sa mga kapatid mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ang taong talagang nagsisikap, laging pataas ang direksyon niyan. Pero bakit nga ba may mga taong na maghihintay ng pagbagsak mo? Kailangan nga ba talagang may bumagsak para tayo lang ay umangat? Hindi ba po pwedeng happy ang lahat? Hindi ba po pwedeng pare-pareho tayo umangat? May sapat na biyaya para sa isa't isa. Kaya kahit i-bless ang isang tao, kung mag-alala, may blessing din na nakalaan para sa iyo. Hindi ka mawawalan. Ang dami. Hindi ka maubusan. E ano kung yung prospect mong customer ay nakuha niya? Kung mag-alala, marami pang ibang customers. Kung ikaw ay doktor, hindi lang naman isa ang pasyente. Kung ikaw ay nag-aari ng butika, hindi lamang naman iisa ang may sakit na kinakailangan ng gamot, di ba? Kung ikaw ay guro, marami kang po pwedeng maging estudyante. Ganun din ang pare. Marami kang po pwedeng maging parokyano. Mas marami pa ang po pwedeng maniwala at tumangkilik sa'yo. In the same vein of thought, bakit ka makikipagkompetensya sa isang tao? Bakit mo ipagsisiksikan ang sarili mo sa isang tao gayong hindi ka naman sigurado kung ito ay faithful at loyal sa'yo? Akalain mong masaya daw siya sa feeling mo. Pero bakit ganon? Masaya din siya sa ibang tao. Ano yan? Sadyang masayahin lang ang nobyo mo, ang nobya mo? Ah, kapatid, sabi nga nila, there are many fish in the sea. Marami pa. So, hayaan mo siya kung saan niya gusto. Sabihin mo na lamang sa kanya, sige na, alis na. Marami pang gustong bumila. Seriously, yun yung katotohanan eh. Maraming biyaya ang para sa isa't isa ay nakalaan. Hindi ka maubusan, hindi ka mawawalan. Pero bakit nga ba sa kabila ng katotohanan ito? May mga taong nagnanais pa rin na makuha ang meron ka o kaya ay magsaka. Well, for one, inggit. Kasi yun naman ang ginagawa ng inggit. Eh. Ang mas nakikita mo, yung meron ng iba na wala ka. Kaya gusto mo na bumagsak siya sa pag-aakalang pag bumagsak siya, ang biyaya na meron siya ay mapapasayo ng talaga. Wrong! Sapagkat kung ano man ang biyaya na para sa kanya, ay walang kinalaman sa biyaya na para sa iyo. They were somehow ordained by God to have that, just as you were also ordained to have what you have. Kaya kahit bumagsak pa siya, walang masyadong magiging magandang epekto ito para sa iyo. Sapagkat ang blessing na para sa kanya ay walang kinalaman sa blessing na nakalaan para
sa'yo. Eh kaya lang, yun nga po ang problema sa taong maingitin. Ang focus niya ay yung wala siya na meron ang iba. Hindi niya pinag-uukulan ng pansin, ano ba ang biyaya ko? Ano ba ang magagawa ko? Ano ba ang talento ko? Ano ba ang plano ng Diyos para sa akin? Why? Because it will take much time. It will take great sacrifices. It will take many efforts on his, on her part. Mahirap yun. Kaya mas madali para sa isang taong maingitin, hintayin ko na lang ang pagbagsak mo kaysa magsumika pa ako ng sarili kong sakripisyo. Ayun. Kaya yung mga taong maingitin at yung mga taong hinihintay lamang ang pagbagsak mo, ito yung mga taong duwag at tamad. Duwag kasi hindi lumalaban ng patas. Tamad kasi ayaw magsikap. In connection with this, gusto kang bumagsak ng ibang tao sapagkat dahil sa'yo, may pressure sa kanila. Dahil sa'yo, lumulutang yung mga kapintasan, kakulangan, and worse. Tamara nila. Pinagbubuti mo yung trabaho mo eh. Sila hindi nila pinagbubuti. Ginagalingan mo eh. Sila hindi nila ginagalingan eh. Nagsisikap ka eh. Tamad sila eh. Eh gusto nila, bumaba ka. Kesa magsikap pa sila, bumaba ka na lang. Para pare-pareho na lang. Natatandaan ko dati, hindi ko alam kung ako'y nasa high school noon o nasa elementary. Pero minsan lang naman ito'y nangyari. Yung mga kaklase ko, parang kasama pa ako dito. Sabi namin, Walang magre-review ah! Walang magre-review! Para lahat tayo pare-pareho ng sikot. Lahat tayo babagsak. Pag may nag-score ng mataas, humanda kayo. Oh, you see? Ganun lang yun. So yung paghintay ng pagbagsak ng kapwa somehow is a form of a cover-up ng ating mga kapintasan, kahinaan, kakulangan at katamaran. Hindi ba't yan ang sistema kay Kristo laban sa mga skrib at pariseo? Visit na visit sila kay Kristo. Bakit? Sabagat dahil kay Kristo, nahalalantad kung sino sila. For sure, para sa isang ordinaryong Hudyo na nakaka-appreciate lang lahat ng mga ginawa ng ating Panginoong Yesu Kristo, naisip nila, pwede palang ang isang guro tulad ni Kristo ay ganyang mangaral. Pwede palang isang guro tulad ni Kristo ay makatao. Pwede palang ang isang guro tulad ni Kristo ay mas makapagparamdam ng pagmamahal sa akin ng Diyos kahit makasalanan ako. Bakit hindi ganun yung matagal ko nang itinuturing ng mga scribe at pariseo? Bakit hindi ganun ang mga ito? Matagal na pala nila kaming niloloko. Kaya galit na galit ang mga scribe at pariseo ni Kristo. Pero tingnan po ninyo ang ating Panginoon. Tuloy lang siya. At ganun din ang dapat natin gawin. Ituloy mo lang yung ginagawa mo. Yung pagtahak mo sa path na inilaan ng Diyos para sa iyo. Yung mission mo. What God wants you and intends you to be. Sapagkat kung ano man yon, sapagkat kung ano man yon ay dahil makapag-i-inspire ka ng maraming tao sa iyong panahon at sa mga darating pang panahon. Masyado kang maraming mahalagang dapat gawin na bagay para sayangin mo sa mga taong walang magawa sa buhay. Masyadong mahalaga ang panahon mo para sayangin sa mga walang kwentang tao. Sa huli naman eh, magkakaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang talagang gumagawa ng kanilang misyon at ng kanilang trabaho. At hindi mo trabaho yon. Hindi mo trabaho ang magpatunay ng sarili mo sa ibang tao. Trabaho ng Diyos yon. Iaangat ka niya sa harapan ng mga taong gusto kang bumagsak. Ibe-bless ka niya sa harapan ng mga taong sa likod mo ay maraming sinabi at tinakda. Yes? Tama? O pwedeng for quite some time sila ay magtagumpay, mapabagsak ka, siniraan ka? Pwede naman. But not all the time. Kasi ang taong talagang nagsisikap, laging pataas ang direksyon niyan. Mabababa yan, mapapabagsak yan minsan, pero laging pataas ang direksyon niyan. Samantalang ang mga taong duwag at tamad, inggitero, laging pababa ang direksyon niyan. Yung mga taong laging nagsisikap, mabubuhay at mabubuhay sila. Samantalang ikaw, na inggitero, inggitera, na nagnanais na ang kapwa mo ay bumagsak, mamatay at mamamatay ka. Masasadlak at masasadlak ka sa dusa. Ngayon nga, mamatay ka sa inggit, sabi nga nila. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating
banal na misa. Sapagkat hindi mawawala ang mga taong ganyan talaga. Sila ay hindi naman talaga masasamang tao. Sila ay ginagamit lang ng Diablo upang i-distract ka sa mga mabuting ginagawa mo. Kaya hindi sila ang tunay mong kalaban. Ang tunay mong kalaban ay ang Diablo. Nagpasasaan ba't makikita rin naman nila na mabuti at tama ang ginagawa mo? Nakakita ka na ba ng boksingerong matapos ma-knockdown, hindi na tumayo? Hindi na bumangon? Walang ganon. Kung merong ganon, iba na yon. Patay na yon. Delikado na yon. Lahat ng boksingero, kahit ma-knockdown, tumatayo para makabawi. Hindi man sa boxing muli kapag nabilangan ha, kundi sa ibang bagay sapagkat alam niya tatayo at tatayo siya. Hindi lang boxing ang buhay. Marami pang mga laban na kung dapat pagtagumpayan at pwedeng mapaglabanan, mapagtagumpayan sa aking buhay. Ganon din sa buhay. Kung ma-knockdown ka, niloko ka, eh hindi lang yan ang buhay. May sakit ka, hindi lang yan ang buhay. Hindi nang boom yung negosyo, yun lang ba ang negosyo? Hindi ka napasok sa trabaho, yun lang po ba ang trabaho? Yan lang bang taong yan ang makapagpapasaya sa'yo? At hayaan mong uminog dyan ang mundo mo sa pagkatalo, pagkabigo, sa problema ang naranasan mo? Come on! Na-knockdown ka, do not stay down! Laban! Father, kana-knockdown ko lang, kadadapa ko lang, parang walang katapusan, tapos patuloy ang paglaban? Parang hindi ko na maiayos ang lahat ng ito. Eh, sino bang nagsabi sa'yo, lahat ay tapusin mo, lahat ayusin mo? Masyado ka lang nabibigatan kasi iniisip mo na yung 10 years from now, 5 years from now, iniisip mo na agad, dapat magkaganito, dapat maayos to, dapat maayos yon. One at a time. Kung ano lang muna yung kaya mo. Sapagkat ang Diyos ang siyang magpupuno ng kakulangan mo. Siya nga ayos. Siya ang magtatapos ng lahat. Basta huwag kang mag-give up. Kaya huwag mong isipin, paano maayos? Paano mo matatapos? Bahala ang Diyos. Basta, gawa ka ng karampatang pagkilos. Do not give up. Magsikap ka pa rin kung ano lang yung kaya mo. Ano ang laban mo ngayon? Laban ng kalusugan mo? Gusto mong gumaling? Sa palagay mo, ayaw kang gumaling ng Diyos? Meron bang magulang na nakatiti sa anak na naghihirap? Na ayaw gumaling ang anak? Sige nga. Gusto mong magkasundo muli kayong mag-asawa? Okay? Meron bang Diyos na ayaw magkasundo ang mag-asawa? Siya ang nagpag-isa sa inyong dalawa? Gusto mo na magbuo ang pamilya mo? Siyempre, mas lalong gusto ng Diyos. Gusto mong masolve ang problema mo, makapagbago ka ng buhay, magbago yung mahal mo, mas lalong gusto ng Diyos. Kaya kung yan ay iniisip mong laban mo, ang isipin mo, mas laban ng Diyos ito. Kaya hindi imposible ang himala at milagro. Ang hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa para sa'yo. Do not give up. Para may mangyari pa rin milagro, may himala pa rin maganap. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala nang pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa'yo ng demonyo eh. The devil knows he cannot take you out. Hindi kanya kayang patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng buhay mo eh. Unless isuko mo ang buhay mo sa kanya. The devil knows very well he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, he is wearing you out. Pinapagod ka niya. Para mawalan ka ng pag-asa. Eh ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me. I will give you rest. Alam ng Panginoon mapapagod ka. Alam niya. Kaya yung demonyo, inuunahan na niya. Pag napagod ka, huwag kang lalapit sa demonyo. Mas lalo kang mawawala ng pag-asa, diskarte sa buhay. Lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kapahinga sapagkat maginhawang dalhin ang aking pasanin. Father, teka. Sabi mo, bibigyan niya ako ng pahinga. Bakit bibigyan niya pa rin ako ng pasanin? Ganito. Ang pasaning ibibigay niya ay mas kaya mo sapagkat kasama na siya sa pagbubuhat nito. Alam po ninyo, yung pamatok na nilalagay dito sa batok ng isang animal, halimbawa baka o kalabaw o asno, nasanay tayo dito sa Pilipinas na isa lang nakalagay, di ba? Isang hayop lang, nakalagay isang pamatok lang. Sa mga Israelita, si Jesus ay isang Hudyo. Dalawa yan. Dalawang animals yung nagdadala. So magkahugpong
na dalawang pamatok. So, in essence, sinasabi ng Panginoon, ito ang pamatok na ibibigay ko sa iyo. Karpintero ko, ako ang gumawa nito. Isang batok sa batok mo, isang pamatok, yung isang pamatok sa akin. At dahil mas malakas, mas makapangyarihan ako sa iyo, ako ang mas magdadala ng problemang ito. Basta, lumakad ka para madala kita sa pangarap ko para sa iyo. Yun lang. Yun lang hinihingi sa atin ng Diyos. Do not give up. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lagi kong sinasabi, hindi ka buhay ngayon kung wala nang magandang balakin para sa iyo ang Panginoon. Lalong-lalo na when it concerns your family. Sa mga nagpapa-pray over, magka-asawa pa kahit may edad na. Sa mga nagpapa-pray over na magka-pera. Sa mga nagpapa-pray over na sana matanggap sa ganitong gustong trabaho, mag-boom yung negosyo. Medyo hindi pa ako sigurado eh. Kaya yun ang sinasabi ko, matupad nawa ng Diyos ang maganda niyang pangarap para sa'yo. Hindi ko sigurado na yung pangarap mong negosyo, pangarap mong trabaho, kung yan din ang pangarap niya para sa'yo. Pero isang bagay sigurado ko, pagdating sa pamilya, pagdating sa pagbabago, pagdating sa pagbabago ng mahal mo, pagdating sa pagkakasundo ng mga anak mo, pagdating sa pagnanais mong maayos ang pamilya mo, yun, sigurado ako, pangarap niya yun para sa iyo. Eh di ba, yan ang pangarap natin lahat. Hindi naman ang mga material na bagay eh, kundi ang maayos na pamilya at mga mahal sa buhay. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito, ha? Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos ang problema na yan.